So yung next natin na i-design dito po sa RCDC, yung mga beams naman po. Okay, so ganun pa rin po yung preparation ng model, walang pinagbago. Same ng preparation dun sa slab. So ang gagawin na lang natin ay diretso tayo sa RCDC. Advanced Concrete Designer. And then CP 2015 pa rin tayo. Then, syempre, ang didesign natin ay beam. Select nyo na po yung beam. Then, pili po tayo ng level kung saan tayo magdidesign ng beam. Di ba po, dalawa lang naman yung may beam natin. Sa 2.3, 3.2, tsaka dun sa 6.4. So, let's say dito naman tayo sa 6.4. Then, same lang din naman po lahat ng configuration. Pwede nyo na po i-click yung create project. Then, hintayin nyo lang po, i-read nyo po lahat ng loads na nandun sa beams natin. Tapos, i-layout nyo doon yung beam layout naman. Yeah. So, wala ditong slab. Okay, so, ito po yung interface natin para po dito naman sa beam design. Again, ang first step nyo po sa RCDC ay mag-save muna. So, hindi pa kasi nakasave yan. Pag hindi po kasi nakasave, hindi kayo makakapag-create ng drawing. So, save nyo muna doon po sa file menu, file save. Then, mapapansin nyo po, yung interface po ng RCDC, pare-pareho lang yan. Regardless kung anong element. Then, yung content po dun sa menu, so ganun pa rin. Yun pa rin yung meron dun. Hindi siya nabago. Ang nabago lang is yung dito po sa data input natin. Yun lang dito sa right side. So, syempre, iba yung data para sa slab, iba yung data para naman dito sa beam. Then, yung drawing, ang nakadrawing naman dun, yung beam layout. Okay? So, syempre, ang una nyo pong gagawin ay i-check yung model kung okay ba yung mga grid lines na kinreate niya. So, kung gusto nyo po i-modify yung mga grid lines, ganun pa rin. So, dito pa rin po yung icon, tapos modify yung grid lines. Yan, check nyo lang yung mga hindi nyo dapat gamitin. Tapos, accept lang para ma-save yung changes natin. Yan. Okay, and then, mapapansin nyo po, kapag kilik nyo po yung beam, try nyo po i-click ito. Nakita nyo po na detect niya continuous beam na yun. Yan. So, ganyan sa RCDC. Okay, so isa pa po, di ba po, na-remember nyo po itong beam na to, di ba po putol to sa staad? Kasi may king post kayo. Pag kinit nyo yan, continuous pa rin nyo. So kahit gano'ng karaming segments yung gawin nyo, continuous pa rin nyo. Okay, so since automatic yung ginawa yun, so common question, meron bang way para ma-edit ko yung continuity ng beam? Let's say for example, hindi ko gusto siyang i-design as continuous. So yes, meron pong way para po ma-modify yung beam continuity. Dito po yan sa beam continuum table. Dito lang. Okay, pero before tayo mag-proceed doon, discuss ko muna po itong data input. Ito pong design grouping. So nakita nyo po, siya na po yung nag-name ng group name. So nilagyan lang yan ng G tapos yung group number. Yan yun. So pwede nyo rin actually i-select to, yun dito sa table, i-highlight din yun doon. Kasi connected yan sila. Okay, and then, nandito na po lahat ng beam na involved dun po sa group na yon. Ito po yung RCDC beam name. Tapos nandito yung staad name natin. Kung na-remember nyo yung nag-manage tayo ng model. Then ito po yung size. Tsaka yung length. Ayan. Then meron po ditong column for DF. So ano daw ba yung DF? Ginagamit lang po itong DF kung i-design nyo yung mga beam as T-beam. Yung DF, ito yung magiging thickness ng flange. So, ang in-input natin dito ay thickness ng slab. Kung kailangan yung gawing T-beam. So, syempre, gusto natin conservative. So, hindi ako gagamit nito. I-design ko lang siya as rectangle. Okay? By the way, meron pala ditong column ng top. Tapos, nakalagay doon millimeters. Doon din sa slab kanina, may column na ganyan. Okay? So, kung napansin nyo, by default, ang value nitong column dito sa top, zero lahat. Ang ibig sabihin po, pantay-pantay yung top nila. So kung gusto nyo pong i-elevate yung elevation ng isang beam lang, itaas nyo, lagay kayo ng value dito. O kung gusto nyo i-lower, lagay kayo ng value dito. Negative naman yung value. Ganun din sa slab. So kung gusto nyo itaas or ibaba yung level. Okay? Lahat ng gagawin nyo pong changes dito, for example, di ba yung beam? Yung beam natin, so yung isa tinaas nyo, so hindi na sila magkapantay. Yung rebar, automatic na ibe-bend. Okay? So, affected yung mga drawings natin. So, technically po, wala naman kayong ilo-load dito sa beam kasi lahat ng loading niya ay nanggaling na dun sa staad pro. So, wala kayong actually i-edit dito.
unless gusto nyo i-modify yung continuity ng beam, dito po yan sa beam continuum, ito yung mga groups. Ayan. So, pwede nyo i-select, tapos mag-right click kayo, pwede nyo i-ignore, o pwede nyo i-select yung group. Ayan. Tapos pwede nyo pong i-ignore, or ayan. So, palitan nyo po yung continuity na yan. Okay? So, pero po, advice, sundin nyo na yung ginawa niya kasi nanggaling na yan mismo sa model nyo. Na-detect na niya yan correctly. Okay? So, yun lang naman yung function ng beam continuum natin. So, done na tayo dito sa data input. Nirevi lang natin kung okay ba ito sa inyo. Usually, dito lang naman sa DF na to change kung kailangan. And then, ito pong drawing natin na ito, mayroong isa pang function, itong drawing, na pwede nyo pong gamitin, lalo na po kung nag-produce kayo ng report. Minsan, sobrang laki ng model nyo, maraming beams. Tapos, hindi naman lahat kailangan nyo i-design. Kasi, for example, mabagal yung computer. Kapag di-design nyo lahat, matagal. So, kung may mga typical lang kayo na gustong i-design, pwede pong i-ignore nyo na yung iba. Okay? So, i-select nyo lang yung gusto nyo i-ignore. Let's say ito, right-click tapos meron po ditong ignore. So, once na in-ignore nyo yun, hindi na siya isasama sa analysis. Okay? So, ganun yung gagawin na workflow. Usually, ganun yung workflow kapag mga typical lang. So, yun yung gagawin natin. Then, katulad po dun sa slab, lahat ng mga information na meron dito po sa beam design, affected niyan yung settings. By the way po, if ever, ito po isa pang tip ko sa inyo, kung meron na kayong previous na RCDC file, which is yung RCDX file, lalo na kung beam yan, most probably yung setting na inayos nyo dun sa previous file nyo, yun din yung setting na gagamitin nyo dito. Na iba lang yung geometry. So, pwede nyo pong gawin, punta po kayo dito sa file, tapos pwede kayo mag-import. Ayan po. So, pwede kayo mag-import ng project settings. Tapos, pag sinelect yung project, import project settings, hanapin lang niya yung luma nyong file na settings na yan. Okay? So, ang file extension po ng settings ay RCPS. Ayan po. And then, i-import niya. Tapos, pag na-import, pag ni-review niya itong settings, lahat po ito ay pareho-pareho na nung old na project niya. Kasi more on settings kasi si RCDC. So, ibig sabihin po, ulit-ulit yung gagawin itong settings. Every open nyo. So, katulad po nung nangyari sa kanina, di ba? Meron kayong in-edit sa staad. So, kinlose nyo to. Tapos, babalik ulit kayo dito. Start ulit from scratch. So, instead po na gawin nyo ay paulit-ulit, basta po meron na kayong model, save nyo muna. Pati yung settings nun masisave. Para in case na may i-edit kayo, meron kayong pagkukuhanan ng settings. Okay? So, yun po yung information about sa settings po nito pong RCDC. Okay, so sige po, save ko muna. Then, tuturuin natin yung settings.